makikita ho natin sa ating latest satellite images, ang bagyong Rosal ay naging isang low pressure area na lamang na huli nating namatayan sa 1,020 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. At sa kasalukuyan, wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area pa sa loob ng Philippine Air Responsibility. At makikita ho natin, halos walang kaulapan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya generally, fair weather ho mararanasan o maaliwalas sa panahon mararanasan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Pero again, posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. At sa nakikita ho natin, in the next couple of days, sa mga susunod hanggang weekend, maliit pa ho yung tsansa na magkaroon ulit tayo ng panibagong bagyo. Bagamat inaasahan natin hanggang dalawang bagyo pa ang maaring mabuo pwede pa pong magkaroon pa tayo hanggang isang bagyo pa na maaring mabuo sa loob ng Philippine Air Responsibility or pumasok sa Philippine Air Responsibility ngayong buwan nga ng Disyembre. At samantala, Northeast Monsoon o hangin amihan naman ang nakakaapekto, particular na nga sa extreme northern Luzon. At narito nga ho ang ating inaasahang panahon para sa araw nito dito sa Luzon. Makikita ho natin malaki yung chance ng mahihinang mga pag-ulan, particular na sa Batanes at Cagayan, habang mga pulupulong mahihinang pag-ulan naman ang mararanasan sa Ilocos Region, gayon din sa Cordillera, dulot ngayon ng Northeast Monsoon. Sa Maynila at sa nalabing bahagi ng Luzon, makikita ho natin generally fair weather o maaliwala sa panahon na mararanasan sa maghapong ito, bagamat posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura natin sa Lawag na sa 22 to 30 degrees Celsius, sa Baguio 15 to 21 degrees Celsius, so medyo lumalamig na nga sa Baguio. Sa Tuguegarao na sa 22 to 29 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 25 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay 21 to 30 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, nasa 24 to 31 degrees Celsius, habang dito sa Calayan Island, 25 to 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa sa Palawan naman, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Generally, fair weather din o maliwala sa panahon na mararanasan sa malaking bahagi ho ng Kabisayaan, maliban pa rin sa mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa malaking bahagi ng Mindanao ay inaasahan pa rin ang mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, habang agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Davao, nasa 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa ngayon nga ho, may nakataas pa rin tayong gale warning, no? Delikado pa rin maglayag yung mga malilit na sasakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybay ng lugar na ito, sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, sa mga lalawigan ho sa Ilocos Region, kasama ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Iwasan muna akong pumalawot sa lugar na ito dahil sa bugsuho ng Northeast Monsoon hanging amihan, inaasahan natin magiging maalon yung karagatan sa mga baybay ng nabanggit na lugar. At narito ang inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Makikita ho natin generally fair weather ho sa malaking bahagi po ng Kamaynilaan, Baguio, Legazpi, Cebu at Davao. Ang agawat nga ng temperatura natin sa Kamaynilaan nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman medyo lumalambig na ho ngayon, no? Nasa 15 to 22 degrees Celsius ang agawat ng temperatura. Sa Legazpi nasa 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Metro Cebu nasa 25 to 31 degrees Celsius, at sa Davao naman nasa 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang agwat ng temperatura sa mga susunod na araw. Kaya ilasan natin hanggang weekend, generally fair weather ho sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lamang sa mga isolated rain showers and thunderstorms. Ang araw natin, medyo late na kong sisikat, no? Mamayang 6:12 na umaga at lulubog ho, ganap na 5:28 ng